Hi mga KLC for Beginners, this is your admin Lloyd. Good morning sa lahat. Usually sa mga tanong ng beginners sa page natin and sa group natin is ano po yung mga pagkain na dapat kainin na pasok sa low carb diet natin? Good news! Marami pong pagkain na pasok sa low carb diet na ito. And mostly, masarap at masustansyang pagkain. And very available sa lahat ng grocery store, supermarket, and even sa mga sari-sari store. Unang-unang pasok ay ang karne. Lahat ng uri ng karne ay pasok sa low carb diet. Bakit? Kasi ang karne ay wala siyang carb or zero carb and very high in protein. So pasok na pasok ang karne sa diet natin. Beef, pork, chicken, turkey, goat, seafoods, lahat ng klase ng karne ay pasok. So second is egg. Lahat po ng klase ng itlog. Balot, penoy, pugo, basta itlog po mga KLC, pasok po yan sa diet natin. Lahat ng klase ng seafood, lahat ng lamang dagat, yan po, pasok po yan. Eh, what about yung mga lamang loob? Yes, pasok po ang lamang loob. Bituka, atay, chicharong bulaklak, pasok po yan lahat. Crispy chicken, butcheron, pasok. Pwede nyo kainin. Pag snacks po yung mga chicharon, butcheron na yan. Mayonnaise, yan. Pwede yung mayonnaise, Q-pie, mayo, or homemade mayo. Pero kung wala kayong mga Q-pie or homemade mayo, yung mga common na mayo natin, pwede yan. Pero moderate lang po tayo kasi mataas po ang sugar ng mga mayo na yan. Pero hindi naman po ubusin lahat yung isang mayonnaise na ano. So, konti-konti lang kasi may sugar po yung mayonnaise. Low carb tayo eh. Basta low carb, pasok. Gelatin, Knox gelatin, agar and jello, basta gelatin na hindi sweetened. Pasok po yan. Basta unsweetened. Lagyan nyo lang ng konting all-purpose cream. Okay na yan. Lahat po ng gulay na green, leafy vegetables, pasok sa low carb diet natin. Cauliflower, spinach, pechay, broccoli, kangkong, cabbage, lettuce, mushroom, sayote, toge, pero konti lang sa toge. Sa lahat ng mga green, basta green leafy na gulay, pasok po yan. So, napaka-healthy po ang low carb diet. Sa mga fruits po, okay, pasok ang avocado, strawberry, lahat ng klase ng berry, strawberry, blackberry, pero pwede rin yung apple, watermelon, tomatoes, lemons. Pero kunti lang ang amount na pwede kainin kasi may sugar content po yung mga fruits na yan. Dati, hindi po nila nare-recommend ito. Pero low carb tayo eh. So lahat ng amount ng carb, maliit lang, pwede. So isang piraso lang, I mean isang slice lang pala. So okay na yon. So pasok na yon sa low carb. Okay? Pagdating po sa bread, pasok po yung almond bread and coconut bread which is made in coconut flour and almond flour. Wala na pong ibang pasok yan kasi usually yung mga common bread po natin ay made of wheat bread, made of harina. So, hindi po yan pasok sa low carb kasi mataas po ang carbs niyan. So, yun po ang for the bread natin. Yung mga biscuits, wala pong pasok sa biscuits. Pero konti lang talaga. Kung hindi nyo maiwasan, okay lang po yan. Basta konti lang. Sa milk naman, pasok ang almond milk and gata or coconut milk. Pagdating sa sweetener, ito ang pwede po. Stevia, Equal Gold, Truvia, Erythritol, Oxylitol. Hindi ko alam masyado yung iba, basta yung ginagamit ko usually ay yung Equal Gold. Yung gold talaga, hindi yung classic kasi may hidden sugar na yung blue na Equal Gold Classic. Tama ba yun? Equal Gold Classic or Equal Classic? Basta yun, may halong hidden sugar na yun. So next would be the oil na pangluto. Ito talaga, marami rin ang tatanong sa mga pangluto.
So ang pasok po ng pangluto is yung lard oil. Yung lard oil, yung mga fats na galing sa karne or sa, yeah, karne. Tapos yung coconut oil, olive oil, butter, hazelnut oil, MCT oil, VCO. Itong MCT oil, yun, ginagamit ko po itong MCT oil sa inihalo ko sa ano, sa coffee ko kasi malaki yan itutulong niya sa low carb diet. So sa butter, pasok ang Anchor Gold, Magnolia Gold, Kerrygold, basta unsalted butter, pasok po yan lahat. Sa cream naman, yung all-purpose cream, yung APC, ano po mangingin ng APC? All-purpose cream, whipping cream, yan, pasok. So coffee naman, lahat ng klase ng black coffee, kahit anong brand po yan, basta black, pasok po yan. Sa tea, green tea, lahat ng tea, any brand of tea, pasok po yan sa tea. Pagdating naman sa toyo, ang pampalit ng toyo na regular na toyo natin na ginagamit ay yung Coco Aminos. Made from coconut ang Coco Aminos. Pero kung wala talaga, pwede naman yung toyo natin. Pero moderate lang kasi rich in, soybean. Made of soy, bawal po kasi tayo sa soy, pero konti lang naman yung gagamitin natin, okay na yun kasi mahal din yung Coco Amino. Usually nabibili po yung Coco Amino sa online. Sa nuts naman, yung almond nuts, pili nuts, yung peanut, yung kinakain natin usually, yung sugo, yung basta yung peanut, good for snacks po yung peanut. Sa tuna naman, yung Century Tuna Gold, flakes in water, flakes in water, yung water with tuna, yun yung chunks in water, tuna with olive oil, yan, pasok po yan. Sa chocolate, pasok naman ang unsweetened chocolate, a dark chocolate na unsweetened, basta unsweetened chocolate, pasok, walang sugar, hindi matamis. Riqua, Hershey's, dark chocolate, basta walang sugar, pasok po yan. Sa condiments naman, yun, mga basic condiments natin, pasok yan. Like asin, iodized salt, rock salt, Himalayan salt, pepper, basil, Italian seasoning, parsley, oregano, yan, mga patis, bagoong, alamang ng isda, bawang, sibuyas, luya, kamatis. Itong Himalayan salt, yan, hinahalo ko yan sa water kasi yun yung iniinom ko for my electrolytes sa body ko pag nagpa-fasting ako. Sa cheese naman, pwede naman tayo ng lahat ng klase ng cheddar cheese. Parmesan, mozzarella cheese, cream cheese, basta in moderation lang po itong cheese. Queso, chivita. Sa yogurt naman, yung plain Greek yogurt, pasok yun. Sa mahilig mag-inom ng alcohol, lahat po ng klase ng hard drinks, pasok po yan. Like gin, rum, whiskey, yan, etc. So, much better po din na hindi masyadong umiinom ng alcohol kasi low carb eh. Wala masyadong carbs yung tiyan, tapos inom ka ng hard. Hindi ba mahapdi sa tiyan yun? So, chia seeds, pasok. Flax seeds, pasok yan. Yan, chia seeds. I take chia seeds every morning with my coffee. Yan, pasok din yan. So, pagdating sa soda, I suggest moderation lang sa soda. Pero kung hindi maiwasan, moderate lang. Yan, Coke Zero, basta Zero. Sprite Zero, Pepsi Zero, basta anong klaseng Zero yan. Pero, much healthy po ang water. Nasa sa inyo nyo po yun kung anong i-drink nyo. So, sa electrolyte, yan, G-Active, Liminerali. Yan, Liminerali, masarap yan kasi may halong salt. So, at saka hindi rin mahal, mura. Oh, may right light pala. Yung right light, pasok po yan sa low carb. Pero mas maganda talaga yung tubig. So next would be the vitamins. Napaka-importante po itong vitamins sa diet natin kasi nag-high protein tayo, high fat. So less yung nutrients natin na kinakain unless vegan kayo, more on vegetables kayo. So mostly may nanghihina, masakit ang ulo, may rashes, yan.
So dapat mag-vitamins po tayo, kahit anong uri ng vitamins, multivitamins, vitamin C, yan, pasok yan. So yan po, dapat po limit lang tayo ng intake ng carbs natin. 20 to 50 grams of carbs a day para mabilis yung proseso ng katawan natin. Tapos 1 to 2 weeks, ramdam mo yung nanghihina ka, nahilo, pero 1 to 2 weeks lang po yan. Pagdating ng 3rd week niyan, sanay na yung body mo. So, dun, pwede ka na mag-start na mag-fasting. Basta, masanay lang talaga yung body mo. Ma-amaze ka lang na yung body mo is nag-a-adapt ng low-carb diet. So, better talaga mag-hydrate ka talaga parati. Inom talaga ng tubig. Yan, napaka-importante yung tubig. Tapos, huwag gutumin ang sarili. Yan, huwag gutumin ang sarili. Pag busog, stop ka na kain. Pag gutom, kain ka. Huwag gutumin kasi pag nagugutom ka, usually yung thinking mo, papunta ka na sa pagkain kasi parating mong tinitink na nagda-diet ka. So, pag gutom, drink tubig. Pag gutom pa rin, yan, kain ka na. So yan po ang mga foods na pasok sa low carb diet. At salamat sa lahat. Keep safe everyone. And also pala, dapat sa pagbili natin ng mga pagkain sa mall or sa supermarket or sa groceries, dapat mahilig po tayo magbasa ng NutriFacts. Nandun po lahat sa likod ng bibili natin. Like, mataas ba yung carbs niya? How many percent? Like 3 grams of carbs, 1% ng sugar, ganyan. So, the less the carb per the less the carb percentage, yun, mas okay yun. Kasi yung carb will turn into sugar, so much lesser po yung carb, then yung sugar po, mas okay. So, yun po mga KLC. So, yung mga hidden sugar like dextrose, lactose, maltodextrin, yan. Yan po, mga hidden sugar po yan. So, huwag po masyadong kakain ng matataas na sugar. At saka yung mga processed food pala, I will not recommend yung processed food kasi mataas po ang trans fat nila. Yung trans fat po ay hindi maganda sa body. So, yun, mga processed food like hot dogs, yan. Konti-konti lang. Kasi pag konti lang, so okay lang yun. So, 20 or 50 grams of carbs a day. So, yun mga KLC. Salamat po. I hope you understand my video. And God bless po. And stay safe, everyone.